Isipin mo na lang yung ex mo nga ano na sa bago niya. Sayo masaya sila sa buhay nila, pero ikaw na dyan ka nagbumukmok. Diba, it's not... Welcome to Sarah Cloyd TV. Ako si Sarah. At ako naman si Cloyd. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog ngayon. Ito ang aming first vlog. At kung magugustuhan mo yung video namin, please click the like and subscribe button. Click mo na rin yung notification bell at i-share mo na rin sa mga friends mo. Sana ay safe kayo sa mga bahay nyo. Please stay at home. Bawal lumabas. Ang share namin ngayon ay based sa mga experiences namin. So hindi namin sinasabi na it will work for everyone. Pero kasi nag-work siya sa amin, baka mag-work sa karamihan. We're hoping to inspire someone today. If you have any questions other than sa mga mapag-uusapan natin today, you can send us a message sa aming social media accounts and sa aming Gmail account. Nandun na yan sa description box below. Disclaimer lang, hindi kami counselors, hindi kami psychology graduates and psychiatrists. So lahat ng mga sasabihin namin sa inyo ngayon is all about our own experiences. Experiences namin ni Cloyd. Ano-ano ba yung mga tips para maka-move on? So when we say cut off communication, i-block mo sa Facebook mo, i-unfriend mo kung ayaw mo i-block, delete mo any pictures that you may still have sa cellphone, delete mo yung number niya sa contacts mo. So anything na ay alam mo yun, makakapag-cut ng connection or ng communication niyo sa isa't isa. Minsan may mga exes tayo na ayaw nilang i-burn yung bridge or yung connection. So kapag ganun kasi, may tendency na mag-weaken yung conviction mo. Pag sinabi natin mag-weaken yung conviction, halimbawa, sigurado ka na talaga na gusto mo nang makipaghiwalay, pero dahil nagpaparamdam siya sa'yo, ang tendency, pwede kang bumalik sa kanya. Hindi naman bitter pag sinabi na binablock mo yung ex mo, or ina-unfriend mo, or ina-unfollow mo, kasi it will help you also. It will help your mental health. Saka tinapon ka na nga, basura lang nga bumabalik sa nagtapon sa kanya. Ang nangyari kasi sa akin noon, hindi agad na-cut yung connection. So it took us 1 year bago totally na-cut yung connection. Hirap kasi yun, kasi at one point, aasa ka pa din. Magiging dependent ka sa kanya. You need to give yourself the time and the space to move on. At huwag mo nang hahayaan ulit yung sarili mo na matali doon sa isang tao na hindi naman willing na magpatali sa'yo. Feel the feelings or enduring the pain and facing the pain. So, syempre, nag-break na kayo. Yung pakiramdam mo, sobrang sakit na. So, pwede kang umiyak. Pwede mong i-feel yung nararamdaman mo kung magagalit ka, kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Gawin mo lahat yun in order for you to be sane. Other people kasi, they are result to denial. So, dinidenial nila yung feeling nila. Nagpapanggap sila na okay lang sila. We just want everybody to know na it's okay not to be okay. So, medyo ano siya, cliche siya, pero that's true. So, kung malungkot ka, iiyak mo. Kung kailangan ka sumigaw, isigaw mo. So, that's one of the most important part of the moving on process. Yung hindi ka nakakatulog sa gabi, yung iyak ka ng iyak. Kasi, yan yung mga panahon na babalikan mo. At that point, marami siguro marami kang mga katanungan, marami kang mga bakit. Medyo mahirap siyang sagutin at first. And kapag dumating na yung oras na nakilala mo na yung the one for you, you will look back at those at this part of your moving on process and marirealize mo na, oh my God, may reason pala talaga kung bakit kailangan ko masakta ng sobra. Kasi kapag nag-move on ka, meron tayong tinatawag na stages of grief. So, denial, anger, depression, denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance. So, normal lang na hindi ka nakakatulog, normal lang na hindi ka nakakakain kasi part nga yun ng moving on process mo. Pero kapag sobrang tagal na hindi ka nakakatulog, hindi na yun healthy for you. So, kailangan mo na talaga siyang, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan mo talagang i-release yung emotions mo. Bottom line is, bigyan mo yung sarili mo ng sapat na panahon para mag-move on. And huwag mo hahayaan ng ibang tao na magsabi sa'yo na, oy, kailangan mag-move on ka agad. Or, oy, next week kailangan makalimutan mo na siya agad. Kasi it doesn't work that way.
Tsaka iba-iba yung coping mechanisms natin. So may mga taong mabibilis mag-move on, may mga taong matatagal mag-move on, may mga taong hindi talaga nakaka-move on. So kanya-kanyang phases lang yan, kanya-kanyang coping mechanisms lang yan. So, diba, tapos ka nang umiyak, tapos ka nang magalit, sumigaw. Minsan ka pa na feel mo yung mga ganong emotions, yung mga raging emotions, mas okay pa rin kapag may napagsasabihan ka. Do not isolate the feeling. Huwag mong i-isolate yung sarili mo sa ibang tao. As much as possible, mas maganda is mag-explore ka, reach out to your friends, yung mga hindi mo na nakakausap sa friend list mo, kausapin mo. So you really need them. At saka mas maganda rin kasi yung marami ka nakakausap na tao at hindi yung sarili mo lang, kasi mas marami ka nakukuwang learning from them. Maybe they could also share their own experiences in terms of moving on, at matututo ka talaga from them. Aside from venting out, makikinig ka rin sa mga experiences na nila kagaya ng sinabi mo. So ang tendency, parang magsha-shop ka. Halimbawa, makikinig ka sa limang tao. So yung lahat ng mga limang tao na yun, may mga opinion yun. So pwede kang mag-shop ng mga good thoughts in order for you to help yourself para mag-move on. Isa rin siya kasi sa reason kung bakit nagkakaroon ng depression ng ibang tao is because they tend nga to isolate the feeling. Pinidibdib lang nila, sa kanila lang dapat. Kailangan mong i-share sa ibang tao what you're going through. Kasi hindi rin naman manguhula yung ibang tao. So, a lot of people are there to help and support you, I'm sure. Ang kailangan mo lang is mag-reach out. Minsan may mga problema tayo na hindi natin kayang pasanin ng tayo lang. May mga problema tayo na kailangan din talaga natin ng ibang tao. Kailangan natin ng emotional support. Ito yung realize mo na, ay, marami pala akong kaibigan na, ay, hindi pala totoo talaga na sa kanya lang umiikot yung mundo. Oh, tsaka love kasi minsan kapag may partner ka, like for example, ganito, may partner ako. Halimbawa, nag-work ako Monday to Friday. Ang tendency, Saturday, Sunday, sa partner ko yun or sa family. So, hindi rin nabibigyan ng oras yung friends, pati yung mga old friends. So, ito na yung panahon mo para makapag-reconnect with old friends and then makapag-bond sa lahat ng mga close friends mo na nandyan pa rin all throughout the years. Keep yourself busy. Ano-ano ba yung mga bagay na makakatulong sa'yo para maging busy? Unang-una, pwede kang kumilos sa bahay niyo, pwede kang magbuhos ng plato, pwede kang maglinis, pwede ka rin mag-try ng bagong hobby, pwede kang mag-paint, mag-dance, mag-sing, or mag-enroll sa gym, or tumakbo, di ba, tuwing umaga, mag-jogging, mag-exercise. Ang ginawa ko noon ay umaattend ako ng mga church conferences, umaattend ako ng mga inspirational talks, lalo na si Brother Bo Sanchez, sobrang laki yung impact niya sa buhay ko. You can also learn new skill. Mag-enroll ka sa mga cooking classes, mag-enroll ka sa photography classes, mag-improve yourself. So, kung dati hindi mo nagagawang magsuklay, magsuklay ka ngayon. Kung dati hindi mo nagagawang matulog ng maayos kasi parang puro jowa mo lang yung iniisip mo, now is your time to pamper yourself na matagal mong hindi ginawa. Magpahinis ka ng kuko, magpamassage ka para ma-relax ang katawan mo, para hindi tense yung muscles mo. And also, pwede kang mag-travel if you have budget. Pero kasi kapag quarantine, hindi ka naman talaga makakapag-travel. So, pwede ka namang manood lang din ng mga videos. Manood ka ng K-drama, di ba? Manood ka ng mga movies. Siguro ang gusto rin namin na ma-understand ng mga tao is we always have a choice. Meron tayong laging option. Kung ano man yung gusto nating mangyari sa buhay natin, it is always our decision. Oh, it all boils down to yourself. So, kung ano man yung nararamdaman mo, yung mga emotions na nararamdaman mo, ikaw pa rin naman ang pipili nun kung ano yung papasok sa yung emotions, kung ano yung papayagan mong emotions na pumasok sa'yo. Oo, saka isipin mo na lang, yung ex mo nga, ando na sa bago niya. Masaya na siya, nag-travel sila. Diba, nag-travel sila. Masaya-masaya sila sa buhay nila. Pero ikaw na dyan ka, nagbumukmuk. Diba, it's not worth your time. It's not worth your effort. It's not worth your energy. So, yeah. Mas maganda, lagi ko sinasabi sa mga friends ko, i-divert mo na lang yung energy mo na sinasayang mo sa isang tao na wala namang pakialam sa'yo. Tama. Sa isang bagay na may makukuha ka kapalit. Diba? So, sayang yung bawat segundo na sana ikinayaman mo na yon, kaso wala, nagbumukmuk pa. Huwag mo nang intindihin yung mga tao na hindi ka iniintindi. Importante nun is iniintindi mo yung sarili. Walang
shortcut dyan eh. So, dati nung na-experience ko na talagang broken ako, ang nangyari sa akin, parang sabi ko, kung meron lang pill, kahit 10,000 pesos pa yung pill na yon, mabili ko lang yung pill na yon para mawala lang lahat ng nararamdaman ko. Bibilihin ko. Pero kasi, wala naman kasi talagang ganong pill. Kasi, moving on is a process. You have to go through that. Kailangan mong pagdaanan in order for you to be who you are right now. Kailangan mong pagdaanan lahat ng stages of grief. Huwag niyong mamadaliin yung proseso. Oo. Kasi it might be difficult, it might be too long for you, pero part yan ng journey mo. Ang journey natin is like a diamond. So, hahasain ka, ipapressure ka, ikakrush ka ng buhay. Pero that is okay. Kasi diba, just like a diamond, kinakrush siya, pinapressure siya. Pero tingnan nyo naman kung ano yung end result. Same thing as a butterfly. So, they will start as a caterpillar. Matindi, sobra yung pinagdadaanan na lang proseso. Pero okay lang yun because someday, out of all those experiences and hardship na naranasan nyo, you will come up as a beautiful butterfly with a beautiful wings. We also understand na at this point is marami kayong mga tanong sa isip nyo. Kasi ako, ang dami kong tanong nun, ang dami mga bakit. Bakit niya ako iniwan? Bakit ako mag-isa? Bakit ganito? Bakit ganun? We tend to seek for the answer right away. Mm-hmm. Well, sinasabi ko sa inyo, may mga bakit na hindi natin masasagot agad. Mm-hmm. May mga bakit na wala talagang sagot. May mga dahilan kasi yan, pero hindi mo malalaman ang sagot ngayon. Malalaman mo ang sagot after few months or after few years. Mm-hmm. Kapag okay na okay ka na. Just go through the process. Just understand the process. Just learn something out of your every experiences. Kasi ako, it took me 4 years. 4 years na naging journey ko para malaman ko yung sagot sa mga bakit ko. It's only after 4 years nalaman ko yung sagot kung bakit kailangan ko masaktan noon, kung bakit kailangan ko umiyak, kung bakit kailangan ako maiwan. Na ang sagot pala sa mga bakit ko is siya. Na ang sagot pala sa mga bakit ko is siya. Kahit mahirap, halimbawa niloko ka niya, nahuli mo. Kahit mahirap, hindi mo naman din kasi siya basta-basta mapapatawad unless yung talagang okay na okay ka na. Tsaka ikaw lang din naman ang suffer eh. Kung hindi mo siya papatawarin, ang tendency, mag-grow ka ng hatred sa puso mo kung hindi mo siya i-forgive. So, mas okay pa rin na mag-forgive ka para maging okay ka rin. Kasi yung forgiveness naman, hindi yun para sa mga taong nakasakit sa'yo, para yun sa sarili mo. Forgiveness is a gift that you give to yourself because you disable everyone from hurting you anymore. Once na napatawad mo yung isang tao, kahit anong gawin niya, hindi ka na niya masasaktan ulit. And siguro not only forgive yung ex mo or yung partner mo, also forgive yourself. Binubunto niya sa'yo yung sisi, pero ang totoo, siya naman talaga yung may problema. Halimbawa, ganito, yung ex mo nag-cheat. So sinasabi niya na ikaw, masyado kang mabait. So yung kindness mo, ang nangyari, naging negative na yun. Diba kasi parang iniisip niya, masyado kang mabait. Pero kasi, actually, ang may problema siya, kasi hindi siya faithful. Forgive yourself, forgive your partner, forgive everything that caused you pain. So, kasi it will free you from all the worries. Out of all the pains, all the experiences, all the nightmares na pagdaanan mo out of that relationship, kailangan mo talaga is matanggap na wala na. Nawala na siya, na it's only you and your friends. Acceptance na hindi na siya talaga parte ng buhay mo. Hindi na siya talaga parte ng buhay mo. Pero di ko kaya bumitaw. Alam namin na itong mga words, madali siyang sabihin, madali siyang i-advise, pero mahirap siyang i-apply. So lalo na sa mga tao na nanonood ngayon nito na sobrang broken, they might find it, alam mo yun, kasi nasabi ko to before eh, na yabang-yabang mo sabihin na ganito, sabihin na ganyan, pero hindi naman. Pero yun nga, ang gusto namin sabihin sa inyo is, we've been through that stage, we've experienced that before, nasabi na rin namin yan, and yet here we are, we're happy kung nasaan kami ngayon. So yan guys, we hope na nakatulong itong mga tips namin sa inyo. If ever na you're going through something, or if
these tips help you along with your journey, please feel free to message us. We'd really love to know your feedback. We really hope na kahit isang tao, meron kami matulungan. If may mga topics pa kayo or may mga questions pa kayo na gusto ninyo pag-usapan natin sa vlog na to, again, please feel free to comment, message nyo kami sa mga social media accounts namin, and email nyo kami sa aming Gmail account. If nagustuhan nyo itong video namin, pwede nyo itong i-share sa mga friends nyo. Hit like, comment, and subscribe button. And click the notification bell para updated kayo sa mga new vlogs namin. Thank you!